Eto na, nandito na tayo sa loob ng ating kusina. And syempre, hinugasan na natin yung ating mga gulay, ang ating sitaw. Naalala ko guys, yung nanay ko, kapag naglilinis ng eto, bulaklak ng kalabasa, tinatanggal niya yun. And then, aalisin niya tong mga buhok dito sa ilalim ng flower. Diba? Ganda. So, ngayon, mag-i-slice naman tayo ng ating sitaw. Eto, nandito na tayo sa ating paghihiwa portion. So, ito yung pinaka most exciting part sa akin. So, hiwain natin ang ating mga gulay. And kung napapansin nyo guys, meron titong tap water. Lagyan ko siya ng 1 tablespoon na salt. And then ilalagay natin dyan yung ating in-slice na ampalaya. Hiwain lang natin yung ating ampalaya. Ayan. Ang haba niya guys, ang laki. And syempre, ang sariwa. And aalisin po natin yung kanyang buto. So, ganyan. Lilinisin lang natin siya bago natin siya slicing. Dahil ito po is aking gagataan, so yung slice ko po dito is medyo malalaki. Hindi naman sobrang malaki, pero hindi siya katulad nung panggisa. Bali, double ng hiwa ng ating panggisa. Kanyan siya. Nakita niyo siya, guys. Dalawang buo lang yung ating ampalaya. Pero, as in, marami na po ang makakakain ito. Yan. Nilagay lang natin siya doon sa ating water na may salt. Ayon sa nanay ko, nakakapagpatanggal daw po ng pait. Pero masarap sa akin ang ampalaya na mapait. And hindi po ako mapait magluto. So, dyan lang siya. I-set aside lang natin siya. And then, maghihiwa naman tayo ng ating sitaw. So, yan. Ganito po akong maghiwa ng sitaw. Bukod sa nakaka-save tayo ng oras, gagawin nating uniform din yung ating sitaw. And never po ako nag-aksaya ng oras yung isa-isa nating pinuputol. Maaksaya yun guys sa oras. So, kaya ang ginagawa ko, ganito lang. Ikat lang natin siya ng uniform. And then yung part na dun sa dulo, yun na lang yung pwede nyo ikat ng kamay. Guys, nakita nyo, sobrang dami na niya. 24 pieces po itong ating na-harvest. Pero dahil nga mahaba at malalaki, so ayan, ang dami na natin magugulay. At dahil na ready na natin ang ating iluluto, so alamin muna natin kung ano bang recipe yung aking gagawin. Ito po is mukhang kakaiba sa inyo or baka hindi nyo pa ito naluluto. So ito nga po yung ibabahagi ko sa inyo. Ngayon, magiginataan po ako ng gulay na sitaw and ampalaya with daing. So ito yung ating mga pangunahin syempre gagamitin. Ang ating ingredients. 3 big tomatoes, slice ko po siya ng cubes, 1 head garlic, 1 head onion, hindi po mawawala ang ating ginger or
luya kasi ito po yung pinaka-importante kapag ako'y nagagata. Para hindi po madaling masira or mapanis yung ating ginataan, huwag natin kalimutan ang luya. And maglalagay pa rin po ako ng 1 tablespoon na salted shrimp na ating pampalasa. And meron tayong dilis. Ayan, sinangag muna natin siya. As usual, para mabango at masarap kapag isinahog natin siya sa ating gulay. And meron tayong daing. So ito, prinito din muna po natin siya. We need to fry kasi para mawala din yung lansa ng ating dried daing. So ngayon, ang una kong gagawin, igigisa ko guys ang ating ginger. Gusto ko po kasi yung maramdaman yung bango ng ating luya. It's napaka-importante sa ating gulay. After, yung iba po guys, hindi sila nag-gigisa. Ito po yung way ko. Mas gusto ko po na ginigisa yung ating ginger and yung ating garlic. Bago natin guys ilalagay yung ating gata. Ah! Siyempre guys, nalimutan natin yung ating coconut cream. Siguro 500 ml lang yung ilalagay natin kasi 1 liter po ito na coconut cream. And siyempre maglalagay tayo ng konting magic sarap na seasoning and ground black pepper to taste. So ngayon ilalagay natin ang ating onion. Isa-isa din lang natin siya. And ilalagay naman natin ang ating tomatoes. Igisa lang natin siya guys ng 1 minute. After na 1 minute, ilalagay na natin guys yung ating salted shrimp. Lagay tayo ng 1/2 tablespoon na ground black pepper. Depende sa inyo kung gaano kadami ang nais nyo. And ilalagay na guys natin yung ating mga pampasarap. And ilalagay na rin natin yung ating daing. Pero bago yan guys, i-cut natin siya. And para tumalab yung kanyang lasa. And maglalagay na rin tayo ng ating 500 ml na coconut cream. Ayan. Kalahati po yung nilagay natin. And maglalagay na rin tayo ng chicken seasoning or kung nais nyo ng magic sarap. 1 teaspoon po. Siyempre nakakapagpadagdag talaga siya ng flavor. So, ngayon kumukulo na siya. Ia-add natin guys yung ating sitaw. Wow, ang dami. And hahaluin lang natin. Mix well lang natin siya guys. Guys, itry nyo to. Kung hindi nyo pa po ito nasusubukan, and then bored na kayo sa inyong sitaw na ginagawa nyo lang adobo sa toyo na may karne, mas masarap po to and healthy syempre dahil meron tayong gata na nilagay. Alam natin kung gaano ka-healthy ang gata. So, ang gagawin natin dyan guys, takpan lang muna natin siya ng 5 minutes para maluto yung ating sitaw. And
bago po natin, sa last part natin, ilalagay yung ampalaya natin kasi gusto natin crunchy. So, ayan. 5 minutes lang natin siyang pakuluin. Guys, after ng 5 minutes, let's check it out. Wow, ang bango. My goodness. Wow. Wow, ang bango, guys. And look at that. Looks yummy. Smell good. Wow. And ngayon, ilalagay na natin ang ating napakasarap na ampalaya. Wow, guys. This is my all-time favorite. Ayan. And ang gagawin natin, guys, sa ampalaya natin, 3 minutes lang para crunchy. Ayaw natin na papait yung ampalaya at malalabog. Kasi kapag po sakto lang yung luto natin sa ampalaya, dun talaga sumasarap yung ampalaya. At wala siyang pait, guys, promise. Hindi po ako mapait magluto. Guys, sobrang sarap. Wow. And syempre, tikman po natin. Dito tayo sa point ng tikiman portion. Wow. Wow. Guys, ang sarap. Alam nyo yung sa daing pa lang, solve na kayo. Amoy pa lang ng daing, lasa pa lang ng ating sabaw. And guys, dapat yung sabaw natin ganyan lang, huwag madami, huwag langoy sa sabaw, at huwag ring igang-iga naman, dapat medyo juicy yung ating ginataang gulay. And guys, that's it. Done na po yung ating ginataang gulay. And again, thank you for watching. I hope na ibigan nyo binhagi ko today ang aking organic na vegetable na galing sa ating sariling sikap na pagtatanim. So, bye-bye!